Hello? Ayun. Yo, what up guys? It's your bro Mox back here again with another reaction video. And ngayon nga, eh, manonot nga po tayo na nga. Full Mexclusive interview with SB19 ng Mex Philippines. Ayan, live na live po sila ngayon, nagpe-premiere actually. It's not a live video, it's a premiere. Okay? May difference po yung premiere. That means it's already recorded. So no matter what, kayo magpapansin dyan, di na po kayo mapapansin kasi na-record na po yan. Okay? Ganun po yan. Kaya ito na. Panoorin na natin to. In 2, 3, 1, let's go! Hello mga 18! I'm Ai! And I am the youngest member of the mixed crew. Ako po si Robbie. And welcome to this Mixclusive interview. And I'm sure inaabangan nyo na to. And sobrang excited din kami for this. Because we've got SB19! Yay! Yeah, hello po! Wala silang ano, sound effects guys. Ako na lang magpapas sound effects. Hello po! Ipapakilala tayo isa-isa. Sige po, papakilala po. Ako po ang leader ng SB19. My name is Kevin. Nice to meet you po. Hello everyone, I'm the most charismatic member of SB19, my name is Josh. Go Stel! Hello po, isang magandang araw po sa inyong lahat, I'm SB19's Heavenly Voice, my name is Stel. Hello po. Hello po, ako po yung main dancer ng SB19, ako po si Ken. Hello po, kagaya po ni Kuya Robby, ako po ang pinakabatang member ng SB19, my name is Dustin. Hello guys. Na-offend ako din konti doon. But you know, ang tagal nang hinihintay ng maraming 18, maraming fans of course, yung interview na to. And yung ganyang classic intro, whenever I hear that one, sabi ko, malamang sa malamang, ito yung maririnig ng buong mundo. And we're gonna be talking lots of things about you guys. Pero gusto ko munang tanungin, kamusta kayo? Where are you guys staying right now? Ako, I'm staying at home. Okay naman po, okay na okay. And parang, syempre marami din po nangyari nung mga nakaraan. And ngayon parang nakakapag-spend din ng time with family at nakapagpahinga din. Wait lang guys ha, ang haba na ng buhok ni Ken. Like, sobrang haba. Sobrang haba ng buhok niya guys. Para siyang nakaano. Hindi ko alam nung trip niya, pero ang haba ng buhok nila. Like si... ano? Wait lang ah. Si DJ Iya ba to? I forgot her name. Pero yung DJ na babae lang talaga yung pinaka-fresh. Tsaka si Josh, tsaka si Stel, tsaka si... Actually fresh naman silang lahat. Pero si Ken, musta na yan? Ano meron? Naliligo pa ba tayo, bre? Oh, it's nice to see Sejun, ha? Alive and kicking. Sejun, ang dami naghahanap sa'yo. Paramdam ka din. Din po, at the same time. Sa mga hindi po na alam, si Josh po yung dumagot. Kasi ngayon parang ano eh, naka-stop motion tayong lahat eh. So, hindi po nakakaalam talagang ano, we're trying talaga sa internet connection natin na makausap natin lahat ng SB19. So pagpasensyahan nyo na po muna ang ating mga ano stop motion na video. In other words, okay. Pakiramdaman tayo lahat eh. Minsan, di ko alam sino yung nagsalita. Okay, so si Josh yon. Okay, thank you, yes, Josh. Pa. Alright, how about you, Sejun? Nasaan ka ngayon? Kamusta ka? Specifically, nandito po ako sa kwarto ng mama ko. Kasama ko po yung mga kapatid ko. Pero ba, yun po, umuwi po ako sa bahay before po magkumalat yung coronavirus. And thankfully, nandito kami and sama-sama kami ngayon. Except yung father ko kasi po nag-work siya abroad. So okay naman po kami dito. Medyo tumataba na nga po sa kakain. Same. Nakaka-relate kami dyan. Relate much saan kami lang. Saan si yan? Saan yan? Saan yung bahay nyo, Sejun? Sa Cavite po. Ah, Cavite. Baka gusto mong itanong na din yung address, te. Nakakaloka ka. Yung house number, ganun. Wait lang guys ha, napansin ko, kung si Sejun sabi niya na talaga siya,
si Ken nangangayayat na talaga. Uy, nakakain pa ba yan? Ang payat, guys. Naano ako? Na, ano ba yan? Nag-aalala ako, guys. I'm so worried. Eh, so outside Metro Manila. All right. Nice to know that you guys are safe. How about you, candidate number 3, Justin? Andito po ako ngayon sa bahay po namin sa Malabon. And okay naman po, parang naging time din tong quarantine para mag-reflect sa sarili ng medyo matagal. Mag-reflect sa sarili. Pero ano marami nga ganyan ngayon, yung talagang... Ano mga naisip mo, mga na-reflect mong bagay? Oo, oh, share mo naman, Justin. Share mo naman sa amin. Isa po siguro naisip ko na tumatanda na rin po ako. Hindi na ako... Seryoso po! Nagtanggal lang headphone. Seryoso po, parang feeling ko kasi na dito, hindi po ako pwede na palaging bata na lang. Kasi kahit po sa family namin, hindi lang sa SB19, buntu rin po ako. And parang sa mga group of friends ko, lagi po akong bunso. And na-realize ko na parang this time, syempre, habang nagbabirthday tayo every year, tumatanda po tayo. So naisip ko na dapat nagmamature din tayo. So yun po, naisip ko. Anong masasabi mo din, Robby? Katulad mo, Ayi, tatanda. Joke lang. Di, pero happy ako for Justin, ha. Kasi ako din, bunso rin ako sa pamilya namin. Alam ko yung pinagdadaanan niya. Yung gusto niya naman makita as, you know, a mature person. Hindi lang basta laging bunso, hindi lang basta baby or bata. So yes, tsaka, pagpatuloy mo yan, Justin. Ang kakibat niyan ay responsibilidad. Yes. It just means na nagiging mature and mas responsible ka ng citizen of this world. Yes. Tama. Ikaw, Ken! Ayun na siya. Ngayon po, dito po ako sa dorm ng SB19 po nag-stay ngayon. And okay naman po dito. Saya naman po. Parang hindi ba saya, bro? Ba't parang alokot na boses pa? Pwede naman kita yung samahan dyan. Guys, ang lukot ng boses ni Ken. Ba't ganun? Ayoko na. Hindi, promise, di na ako magpapaswerve, bro. Di na ako magpapaswerve. Sorry sa mga nasabi ko dati. Sorry sa mga nilatigong ibang membro ng SB19. I'm sorry talaga. Alam ko sinasabi mo na masaya naman, pero you don't sound like you're happy at all. Ba't parang ang hirap panoorin ng video na to? Hindi ka masaya, aminin mo na sa akin yun. Ba't parang hindi ka, you don't sound like you're happy at all, like... Asaman kita. Sabihin mo lang yung address mo. Asamahan kita, Paris. Nakakaloka, guys. Ba't ganun? Ramdam ko nga. O diba, hindi lang ako'y nakaramdam, si Robby din. Guys, he doesn't sound happy. Parang ang tamlay niya, guys. Nakaawa naman ako. Kasi mo sa boses na yung saya talaga. Saya. Parang gusto ko pumunta dyan para makisaya. Hi, Ken. Ano ka? Ako na unang mag-offer, ah. Mauuna ka pa sa akin. Gusto niyo daw pumunta doon para makisaya kay Ken. Ano ka ba? Ako na nga, diba? Diyan ka na! Ayaw ko sa'yo! Uunahan mo na naman ako! Guys, ayaw na mag-play.
Hello? Hello po. Mag-play po kayo. Ken, may kasama ka ba dyan? Yes po, meron po. Meron po. Ah, okay. Mga ano, pamilya or management? Ay, hindi po. Or... Okay, opo, opo, opo. Management. Ah. Sana all... Ah, okay. Mga team SB19. Oo. Sana all management. Sana management na lang din ang pangalan ko. Sa totoo lang. Gusto ko na magpalit ng pangalan, guys. Ako na ngayon si... Management. Guys, naghahang ang computer ko. Nakisabay na din ako sa kanila na naghahang, guys. Saan na to? Hanggang kailan to? Ayaw na akong gumalaw. Ayun, gumalaw na ako. Ayaw na gumalaw. Kasi yes, mahirap maging mag-isa ngayon. Yes. Lalong lalo na dyan sa... Hala ka. Hala ka talaga. Ayaw nang gumalaw. Ayaw nang gumalaw. Ang dami ko lang sinisirado. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ayoko na. Ayoko na. Ang daming nakabukas na tabs. Sinisirado ko na. Para hindi na ako mag-lag. Pasensya na po. Sa headquarters na SB19. Headquarters. That's right. Oo. How about you, Stel? Ako naman po, nandito po ako sa bahay namin po. Sa Las Piñas po. Las Piñas represent po. Yes. isang ano naman yan. Toot, toot, toot. Kasama ko po yung family ko. And ayun po, buti naman po, naka-uwi po ako bago nga po. Tulad po ng iba sa amin, naka-uwi po kami sa mga bahay namin bago nga po mag-start yung quarantine, yung lockdown. And ayun po, tulad din po ng iba, ngayon pong nasa bahay lang, ang dami ko pong ano, tinatry na mga bago. Ang dami ko pong in-experiment sa buhay. Tutan na sa bahay lang naman po palagi. Ayun po, nakakatuwa po. Ano-ano yung mga na-experiment mo na sa buhay? Ano yung mga bago mong natutuhan na skills or ano, discover about yourself? Sa skills po, nag-try po mag-bake. Yun, mag-bake. Oh. And then, nagtatry din po ako mag-gupit ng buhok, mag-style ng buhok. Kasi hindi po ako marunong noon, nagtatry po ako mag-style sa sarili ko ng buhok. And then, sa personality naman po, ang dami ko pong na-discover sa sarili ko na ngayon lang po nalab. Isa-isahin natin yan, ha? Himay-himay natin. Doon muna sa baking, ano yung mga binake mo? Natawa. Ano po, nagtatry po ako mag-bake ng cake, pero ayun po, wala pa po ako nagagawang maayos. Kasi naisip ko po, lockdown, and feeling ko po, malapit na rin po kasi yung birth month ko. Inisip ko po, if ever man na umabot sa birthday ko na hindi pa po pwede lumabas, inisip ko po na mag-bake ng cake. Nawala si Ken! Kaya po nag-try po mag-bake ng cake. Pero hindi pa po ako nagawa. Kinakabahan ako pag nawawala si Ken. Po palagi. Ayun, at least may plano na. Ano ba asing cake? Ano lang po, mga sponge cake, ano po, vanilla, ay, sponge cake, condensed milk cake, mga ganun lang po. Mga simple condensed milk cake. Wow! First time ko narinig yung condensed milk cake. Since you are the heavenly voice of SB19, ano ba yung perfect song kapag nagbibake ka? Pag nagbibake po ako. Perfect song. Perfect song. Ano? Ikaw na ba ang hansing sa ibabaw ng cupcake ko? Wait, Robbie. Very good ka na. Very good ka. Very good
De, pero ako may ano lang ako, may tanong ako kasi I know how close this group is. And nasabi niyo sa akin dati, correct me if I'm wrong, ha, na magkakasama kayo dun sa SB19 headquarters kung nasaan si Ken ngayon because of your job. And you rehearse every single day. Grabe yung bonding niyo. Gaano kahirap itong ECQ at gaano kayo kadalas mag-usap these days? Ay, patay kayo. Ako po, hindi kami masyado nagko-call, pero minsan nag-chat po kami, nag-uusap kami. Kware, kay Josh, nag-uusap kami, may bagong laro, ganyan. Parang casual lang po, pero mahirap kasi parang minsan gusto mong mag-practice, pero parang ang hirap ng mag-isa lang. Nasanay po kami na parang masarap. Bihira lang mag-usap itong mga ito. Ganyan po, nagre-rehearse nung kanta namin. Pero parang ngayon, mag-isa ka lang sasayo sa bahay, ganun po. So dahil nga nasanay kayo na dati everyday kayo magkakasama sa iisang bahay 24/7, kayo-kayo talaga yung nagkikitaan ng mukha, no? Ngayong magkakahiwalay na kayo, how much do you miss each other? Ah, sige. Hoy, ako miss ko kayo, ha? Oh. Nanonood nga ako ng mga videos natin sa YouTube, eh. Upload ko ulit lahat. Siguro po, ano from time to time po, parang siyempre po, inahanap po namin yung bonding ng bawat isa. Pero since, yun nga po, katulad ng sinabi nyo, for 4 years, araw-araw kami magkakasama, ngayon lang po kami nabigyan ng time mag-iwalay. Na mag-isa para sa sarili namin. So, parang yung mga bagay na gusto namin for na gawin mag-isa, yun po, ginagawa po namin ngayon. Pero po, constant pa rin. Continuous pa rin po yung usapan namin kahit papaano. Hmm. Kumbaga nabigyan kayo ng pagkakataon na huminga ng konti. Opo. Siyempre hindi mo mawala pa rin yung bonding and friendship. Opo. Pero miss na miss nila na yung isa't isa. Now, mapunta tayo din sa epekto nga no, nung ECQ sa inyo. Kanina nabanggit na ni Stel na biglang napapagupit din siya ng buhok. I also saw Justin do this. May pinost kayong videos. Tsaka kayo kasi you're known for your different hairstyles. Eh. Ngayong quarantine nga, natatempt din ba talaga kayo magbago ng hairstyle? Ang dami ngayon nag-aahit, ang daming kung ano-anong tinatry ngayon, or nagpapahaba ng buhok. Oh, so, tingnan nyo, nagbibigote, nagbabalbas. Kayo ba, natatempt kayong mag-iba ng hairstyle ngayon? Ako personally po, gusto ko talaga i-try yung ano eh, nagpapal ng bigote, gano'n, magbalbas. Parang kay Robby. Pero, kasi po, yes, pero syempre po, iba-iba naman po yung parang field kasi di po po. Sa amin po kasi baka kailangan din medyo magmukha rin kaming malinis from time to time lalo pag may interviews. So nag-shave po ako pag may interviews. Pero pag wala, si kasi pinipicture ko yung sarili ko, nabibigotilyo ako, gano'n. Kasi hindi ko po naranasan. So Josh, sinasabi mo na madumi ako? hindi po. I totally understand. Lagot. Kuya Robby. Kasi kung may SB19, nandito naman yung ano eh. S-bigot. Okay, S-balbas. Thank you, Josh. Tawag-tawag siya kayo. Ikaw naman. Si Sejun nato may sinasabi. Hindi, gusto ko lang po i-upload Kuya Robby. Kasi po, ano, ako rin po nag-grow ako ng full beard. Actually, kakaahit ko lang po kanina, pero sobrang haba na po niya kanina. As in, buong mukha ko po may beard. Hmm. Pero na-picture ako mo naman. Meron po akong picture, pero ayoko po ipakita. Apa naman yung sabi? Gusto ko makita yon. Ano siya, adamant na ayoko. Gusto ko makita. Wait, we respect that. We respect that, of course. Pero everyone's gonna be curious, ano kaya itsura ni Sejun? Kapag So, sabi mo nga gusto mo lang kasi i-try. So, ngayong na-try mo na, kamusta? Nagustuhan mo ba? Gusto mo ba siyang ulitin? Nakita niya po yung papa niya. Well, kasi po, nung wala pa po yung ECQ, lagi araw-araw po yung events namin. And it's really hard for me to parang shave araw-araw. Nagsusugat po talaga yung skin ko. So, para sa akin, relief po yung hindi mag-ahit. Hmm.
Ang sarap po sa pagkakarating takot dyan. Tapos nakaka-manly tingnan. In other notes, manly raw, hindi raw madumi. Manling madumi. Manly. Thank you ah. Thank you kay Sir. At least naka-feel niya ako. Bagong hairstyle. Na-try mo na bang gupitan yung sarili mo? Natatakot po akong gupitan siya actually kasi hindi po talaga ako marunong maggupit. Kaya ang ginagawa ko po, puro dulo lang, mga maliliit lang po, pabawas-bawas lang konti. Lalo na po yung bangs ko, hanggang dito na po siya, natakpan na po yung mata ko, kaya ginupitan ko lang po siya ng konti. Natatakot po ako, hindi po ako marunong talaga. Pero tinatry ko lang po. Tumitingin po ako ng mga picture po ng buhok, tapos nanonood din po ako ng mga tutorial sa YouTube kung paano maggupit. Ganun lang po ginagawa ko. Ayun, resourceful si Stel. Nag-enroll siya sa YouTube University. Oh. Why you? Tama I'm sure naman. Maraming papagupit after ng quarantine sa'yo. Ikaw naman, Ken. Para meron pong extra income. Extra income. Sideline. Oh, Stel Barbershop. Ikaw naman, Ken. Ako po nagpapakaba po ng buhok ngayon. Wala po akong planong gupitan or ano. Kung sino ba ang kung meron mo? Kang oo. Si Vijay Agi po yung peg mo. Ganito. Sa ulo na lang. Sa Dave Goy. Is it Nestel? Parang gaano kahaba talaga yung kung pwede, kung may choice ka, gaano kahaba yung gusto mo? Siguro po, dito. Ako, mga shoulder makita, po, ganun. No? Shoulder. Pili ko hindi na po siya abot kasi. Malapit na rin matapos eh. Anong ECQ. Ah, oo nga. Magbubupit ka after. Tingnan natin. Tingnan natin though. Baka kasi parang feeling ko after. Baka i-reconsider ng management. Yung preferences nila, no? Pero feeling ko naman after ECQ, actually, matatagal lang pa talaga bago magkaroon ng go signal ulit yung mga live performances. Mm-hmm. So, anong feeling nyo about this? Kasi, syempre, magkakaroon na ng new normal pagkatapos nitong ECQ. Kahit malift na siya, hindi, syempre, hindi pa rin pwede mag-concert, you know, hindi pa rin kayo pwede mag-show. Tapos, if ever magkaka-show man kayo, hindi na siguro kayo makakalapit sa fans. So, anong mga feelings nyo about this? Siguro po, go, yes din, sige. As, syempre po, maninibago kami, pero siguro one thing na rin na thankful kami na meron tayong online ngayon po na pwede na kaming mag-perform kahit online na kahit yung mga hindi makakapunta, may kita po nila. So siguro malaking tulong na rin po yung internet ngayon na makakapag-share pa rin po kami ng tao kahit na hindi live talaga, hindi kami may kita harap-harapan ng tao. Pero through social media po, makakapag-spread pa rin kami ng performance namin, ng inspiration, ganun po. So kahit pa paano, thankful pa rin po na may internet. Ayun. It becomes so social. We have to embrace change din talaga. Kasi lahat naman po ng artist ngayon para siguro magiging same din yung gagawin. So, parang sa amin, ganun lang din po. Kung ano yung bago, i-try natin and maybe in the future, mas maganda pa yung magiging outcome. I like what you said. Hindi lang basta accept change. Kailangan i-embrace yung change. So, ibig sabihin talaga mag-adapt kayo. Lots of people have been wanting for you guys to have a concert. You don't have to confirm it, okay? Pero isa ako sa mga nag-hope and I just look forward to an SB19 online concert. Yeah, me too. And you know, just as reference, actually, yung BTS, nag-announce sila sa June, they'll be having an online concert, June 14. So, diba, why not sa atin din sa Pilipinas? Meron tayong magkaroon ng online concert naman. That's true. And it will take lots of ako. Preparation. Excited ako agad. To mount that one. And I know you guys are very, very busy. Alam kong gaano ka-hectic yung schedule nyo every single day. This is before ECQ happened.
every single day, parang may concert kayo dito sa isang lugar, merong pupuntahan dito, ang dami ng guestings, fully booked. And gusto ko lang malaman, ngayong ECQ, paano nagbago yung everyday life niyo? Ano ba yung daily routine niyo? Let's start siguro with ano? With Josh, sige. Josh. Sa akin po, malaking pinagbago kasi nakakakuha ko na enough sleep ngayon. Kasi before talagang from morning until midnight may schedule kami, ganun. Pero for now, parang enough sleep, tapos parang napapanood ko yung mga gusto ko panoorin. Natatry ko yung mga hindi ko natry before. Pero at the same time, nami-miss ko pa rin yung outside world, lalo na yung pagpa-perform. Nami-miss ko rin yung bag-bonding namin, kulitan namin, pagka-training. So, nag-workout ako. Usually, halos everyday ako nag-workout. Same thing, kung ano lang pwede, push-up, sit-ups, mga ganun. Parang hindi ko pa rin nami-miss out yung parang ginagawa ko before. Mm-mm. Balikan ko lang yung sinabi niya hanggang midnight sometimes. Kasi dati nakita ko yun first hand sa UP Fair. Talagang inumaga na kayo nun. Tapos sabi ko nga lang, yung SB19, parang feeling ko kanina pa sila ano, gising umaga. Tapos yung UP Fair, as in past midnight at yun eh, na nag-perform na kayo, no? Madalas po. 1 a.m. Napaka-hardworking talaga. Okay. So, yung iba naman, siyempre, parang wala naman silang choice doon. Sige po, ako. Sa akin naman po, ngayon po kasi parang tinaking opportunity to learn more about music since nandito kami sa music industry. Nag-aaral po ako kung paano mag-mix ng mga kanta, ganyan. And lately po, na-addict po ako sa film scoring. Opo. Sobrang nagagandahan po ako lalo na po dun sa mga para po sa mga games kasi po napanood ko po yung Witcher series tapos binalikan ko po yung Witcher 3 game tapos pinapakinggan ko yung background music kung paano naaapektuhan yung atmosphere nung music na tumutugtog doon. Sabi ko pwedeng magamit sa music yung mga ganong datingan po. So ayun po, na-addict po ako, nag-aaral po ako ng mga ganon tapos nirewatch ko po yung mga favorite series ko like Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, ganyan po. Ayun lang po yung ginagawa ko pag ulit na. I'm sure matutuwa si Gerald of ano of Rivia. Gerald of Rivia. Si Superman, oo. Si Superman. Di ba siya yun? siya po yun. Siya yung actor. Ang galing, ang galing. Parang nung pinapakinggan ko si Sejun na nanonood siya ulit ng mga favorite niya, parang na-realize ko, ay, nagkaroon siya ng ano, normal life ulit. Mm. Yung after nung syempre super hectic schedule, biglang back to normal life. So we're so happy na nakikinig naming may ganun kang experience ganyan. And pagpatuloy mo yung ano, film scoring ha, ano na naman yan, sideline. Kung merong sales barbershop, merong Sejun Sejun scoring. Or production house. Sejun scoring, SS. Okay, how about the others? Ano naman yung mga bago ngayon sa daily routines ninyo? Ito si Justin, anong oras ka gumigising? Anong oras ka natutulog? Yan po, yung pinakamalaking nagbago po sa akin. Kasi before po, gumigising ako ng mga 12 p.m. na. Pero ngayon po, para naging normal talaga yung tulog ko po. Na 10 p.m. tulog na po ako. Tapos gumigising ako mga 8 a.m. or 7, ganyan po. Naging maayos po. Opo. Oh. Ako balik. Ako din, 10 a.m. tulog na, tapos... balik ka. So, ako pala yung naiba. 10 a.m. tulog na, tapos 6 p.m. gising na, yan. yan pala yung normal. Ako pala yung hindi. The new normal. Pero besides sa pagising, paano na bago yung buhay mo, Justin, na ECQ? Ano ba yung mga ginagawa mo every single day? Ngayon po, actually nung last time po, chinat ako ni Sejun nga po about dun sa film scoring niya na nag-aaral nga po siya. Tapos sakto, kasi natuwa ako, kasi po sakto na nag-aaral din po ako ng medyo more on film. Kasi one of my dreams din po na maging director someday. So
nagsusulat din po ako ng stories, nanonood ako ng maraming movies as inspiration po. And yun nga po, tinatry ko rin gumawa ng mga storyboards para sa mga music videos. So, ayun po, medyo natuwa ko na ginagawa rin ni Sejun, medyo related. So, parang pwede kaming isip ko na mag-work someday, ganun po. Uy, pwede Direct. Yun. Direct? Justin pala. Sabi ko po sa kanya, siya yung magde-direct ng music video. Hindi. Just June. Ganon. Justin and Sid. Kaya, Sid Justin. Hindi ko alam. Mag-isipan natin yan. Oo. Interesting. May Just June na. Napaka-talented talaga ng SD Boys. Naku, may How about June you, Del and Ken? Ano na, Ken? Umiinom ng tubig. Kara, ikaw na. Sige lang. Ako naman po, medyo nagbago po sa akin yung pagtulog po. Mas, ewan ko po. Matulog. Ngayon po, late na po ako matulog, na ini-enjoy ko po yung oras ng may ginagawa po. Kasi, ano ka late ang late? Minsan po nakatulog po ako 4 a.m., 5 a.m., ganun po. Kasi po, meron po kaming kapitbahay, may gitara po siya. Sa pagti-TikTok yan. Tapos, ano po, parang sinabihan lang po ako na parang, ano, sabi po ng papa ko, parang try ko mag-aral ng gitara, mag-ara. Tapos parang sabi ko, nga, no, total wala namang ginagawa. Try ko mag-aral, mag-gitara. Tapos minsan po, pag nag-aaral po ng one song sa gitara, inaabot po ng 4 a.m., 5 a.m. Pero hindi pa rin po ako marunong. Yun yung masakap dun. Hindi, doon yung ano, yan. Willingness to learn. Feel ko nagiging humble na ngayon si Stel. Alam niyo ako, gusto ko rin mag-aral. May marunong po si Stel, marunong po siya. Oo, for sure, marunong na yan. Hmm. Tapos, ayun po, may mga iba rin pong nagbago simula po nung nag-start nga po yung ECQ. Dati po, nung wala pa, pagkagising ko po sa umaga, ano po, pumunta po agad akong gym and then dami ko pong ginagawa. Ngayon po, pag nagigising po sa umaga, ano po, kain po agad, tapos minsan naglalaro po kasama yung mga pamangkin ko. Ganun na po yung ginagawa ko ngayon. More on Tito duties na po. Nakiha naman ako sa'yo, Stel. Kung tito ka na, Stel, ano na lang si Robby? Lolo. Uncle. Ano nga itong topic na to? Ikaw, Ken. Ako po, parang mahirap po paniwalaan. Pero nung last week po, natutulog po ako ng 7 p.m. mga ganun po. Tapos nagigising ako ng 3. Parang hanggang 7, tapos nagigising po. Tapos pagsapit na naman ng 7, kasi nakahiga ako kasi may pinapanood anime hanggang nakatulog po ako. Tapos nagigising na naman po ako ng 3 or 4, ganun po. Yun po po ulit. Pero ngayon po, na-realize ko na malapit na matapos ECQ. So balik puyat na po ako kasi sayang po. Balik po yan na sayang natin. Sulitin natin. Sinusulit ko na lang po kasi malapit. Sinusulit na niya kasi malapit na matapos ang isip. Ewan ko po. Kasi pinanood mo. Parang ano ko na, tinry ko lang na matulog ng maaga kung kaya ba. So, naglast po yung two weeks na ganun po yung ano po ng tulog. Pero ngayon po, ayun po, balik na nga po sa ano, balik puyat na po. Parang proud na proud. Ano to ah? Very understandable kasi bawat isa sa atin may own way of coping with things. Naubusan na po kasi ng ginagawa eh, kaya yun po. We're just really happy, at least nagkaroon ng me time yung SB19 sa panahon ngayon para makapagpahinga kasi, you know, when things go back, alam ko na magiging hectic na naman yung schedule nyo. I agree. Wala pa nga eh, meron na eh. But, Aside, sorry. Okay, I go. Aside from performing on stage, ano ba yung mga nami-miss nyong outdoor activities? Kasi kanina na-mention ni Stel yung pag-gym, pati ni Josh. How about you guys? Do you guys miss going to the malls? Or ganun ba kayong klaseng tao? Not really. Ako po. Hindi po kami makakamimiss ko po mag-mall kasama yung friends. Pero
ano po, ako po namimiss ko po mag-training. Kasi po, hindi ko po kaya mag-workout mag-isa. Gusto ko lagi may kasama ako. Parang hindi ako namamotivate mag-sit-ups pag mag-isa na ako. Eh, medyo namalaki na yung katawan ko. I mean, in a bad way. Yun nga, tingin. Patingin nga. Patingin. Wala daw naniniwala. Baka pwedeng ano. So, medyo blong po yung mga ano, kainan sa labas. Tatawa-tawa ka dyan, Sejun. Alam mo ba, nagkakagulo na talaga sa Twitter? Meron na pong campaign, Finding Sejun. Nananawagan po kami ngayon sa Mix Exclusive. Pakilabas po ni Sejun. Labas niyo po yan. Labas niyo po yan. Yan ang gigigil kami. Talaga. Kakalokan. Tagal na namin hinahanap yan. Grabe, guys. May pabuya na po. Nako. Hindi niyo alam kung gano'ng kalaki yung pabuya. Nakakaloka po yung pabuya. Ilabas niyo po yan kung saan siya nagtatago ngayon. Kasi pag may schedule po kami, usually kumakain kami sa labas. So, para ayun po yung namimiss ko. Ako po, namimiss ko na kumain po sa labas. Namimiss ko na po yung mga pagkain na kinakain po dati. Pero masaya po ngayon sa bahay namin kasi nakakain po ako ng lolo tsaka lola ko, mama ko. Pero iba rin po kasi yung mga pagkain po sa labas. Nakakamiss ko. Minsan po kasi... No, Stel. Tapos na ako, bro. Ikaw na. Minsan po kasi kuwari sa gabi. Kuwari, gabi na. Tapos, syempre po sarado na lahat, diba? Tsaka may curfew nga po most of the areas. Wala na delivery kahit ano. Parang, nakikrave ka ng something pero hindi ka makabili kasi nga po, walang kahit anong bukas. So, parang, yun yung mahirap siguro sa mga ganitong panahon. Pagtapos ng lahat ng to, ano yung unang-unang gusto nyong orderin sa labas? Without saying the brand, of course. Pero anong klaseng pagkain yung orderin nyo agad? Quick-quick! Quick-quick! Opo, quick-quick. Sarado yung quick-quick yung sa amin. Ang simple, ang cute naman! Favorite na yung quick-quick. Ako po sa tatapat po ng condo namin, may nagtitinda po ng patatas. Sobrang gusto ko po yung patatas nila dito. Yun po yung namimiss ko. Grabe, no? Ang ina-expect ko, like, mga kunyari, steak. Yan. Oh, mga ganyan. Magagarbong bagay. Pero nakakatuwa, no? I think after this one, kailangan nyo magtayo ng kwek-kwekan ng SB19. Ang dami mo nang sinasuggest. Pwede ka lang mag-manager, Robby. May business model nga, eh. But out of curiosity lang, guys, ha? Kasi since mas marami tayong oras sa bahay ngayon, may mga nabuo na ba kayong certain songs? Oo. Para sa upcoming album or mga singles na pwede nyo ilabas? Alam nating merong nabuo si Sejun. Mm. Kwentuhan mo naman kami dyan. Sejun, kwentuhan mo nabuo mo. Bakit parang ang paasag mapakinggan sa'yo? Anyway. Yung nabuo. Okay lang, wait lang, wait. Time first. Nakakabuwag yan. Nawang tawa si VJI sa inyo, guys. Ang alat. Pakinilisan nga. And tinatawagan ko po si Nika tsaka si KJ Avelino Vlogs na please po pakilinis. Nagkakalat po siya na sa exclusive. Ewan ko ba dito? Akalat, ha? Oo po, yung kanta. Ay, ayan, nag-loading na tuloy. Ano ba? Pare kasi ang post ko. Nakakabuha. Sige, hintayin ko kayo hanggang kailan kayo gustong mag-loading dyan. Kumusta naman yun nandiyan sa ating chat box? Ba't puro number yung nakikita ko? 1 at 2 lang nakikita ko sa chat box. May sarili kayong topic, mga girl. Gusto nyo i-mute ko yung chat box na yan? Nanonood pa ba kayo? O parang number na lang nakikita ko sa chat box? Masasaktan kayo sa akin. Baka mamaya may pa-poll na naman kayo na hindi ko nalalaman, ha? Baka mag-sign off na naman po tayo. Munting paalala lang po yan sa mga nandiyan po sa chat box. Masasaktan kayo sa akin.
loading na talaga siya. Ay, ayaw na. Ay! Ay, nako. Gumave up na po ang internet. Hala ka. Anyari. Ba't napunta siya? Ba't napunta dyan? Anong problema? Okay, ipi-play natin ulit. Nako. Baka natapos na yung live kaya bumalik na siya sa beginning. No? Ang ina-expect ko like mga kunyari steak. Yan. Oh, mga ganyan. Hindi na yan. Version. Ayun. Pama naman kami dyan. Sedyun, kwenta ah. Na nabuo mo. O yan na yung nabuo. Bakit parang ang sagma pakinggan sa'yo? Anyway. Nung nabuo ko po yung kanta yung tinatawag po namin na Ikako. Kaka recently lang po na-upload po namin. Pero po magre-release po kami ng full version. Kasama na po yung buong SB19 na kumakanta ng kanta. Yes. Para po yun sa mga frontliner na nagtatrabaho para po sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo po. Ano po sila mo lang isulat yun, Sejun? Like, nag-usap-usap ba kayo na, uy, mag-ano naman tayo, gawa tayo ng kanta ngayong quarantine tungkol sa nangyayari ngayon? Or na-feel mo lang talaga, ginusto mo lang na, teka, parang may gusto kong sabihin, may gusto ko isulat? Parang ganun po. Kasi po normally, everyday po, nagtatry po ako gumawa ng mga melody, kung ano man yung maisip ko. And nagkataon po na parang since nga nagkaroon nga po ng ECQ, wala naman po kaming maambag. Normally kasi po nandito lang kami sa bahay. So the best thing to do is to like cheer the people who is trying to help the country po. So ayun po, gumawa po ako ng kanta para sa mga frontliners natin. Para kahit pa paano ma-cheer up naman sila, hindi sila mawala ng pag-asa, mapanghinaan ng loob. At para na rin po dun sa mga tao na nasa bahay since syempre po restless sila, kung may family man sila ng frontliner, syempre nag-worry sila na baka mahawaan or anything. So para po ma-ease yung feeling ng bawat mamamayan, yun po yung purpose ng ita ko. And you performed a version as well with Inigo Pascual in ASAP natin to. Anong pakiramdam na, you know, kaka-post nyo pa lang, kaka-upload nyo pa lang ng video? You know, everyone knows the song already. Ano ka ba naman, Robbie? Hindi ka na naman nag-research. Ay, hindi na naman to nag-research. Bago po yan kinenta dun sa ASAP, na-release na po nila yan, yung Sejun version. Masasaktan talaga to siya. Hindi nag-research to eh. Hindi nag-check ng research to eh. Nakakainis. Na-release na po nila yun sa YouTube channel nila. Tagal na. May instrumental na nga lumabas eh. Tapos may mga lyrics na din all over the world. So parang napaka-late. Ang late pa siya balita, no? Hello? Sige. Maraming sa'yo. Iba naman, ako na naman. Oh, ako na. Ako ulit? Ikaw na, iba naman. Justin. Sige, syempre po. Siguro sila din nararamdaman namin lahat na parang overwhelmed, same sa naramdaman po namin sa Go Up na natuwa yung tao na parang yung gusto namin ginagawa, parang na-appreciate po ng ibang tao. And happy rin po na nakikita namin na yung mga frontliners and yung tao talagang na-touch po dun sa kanta namin. And which is parang yun na rin po yung goal namin sa kanta na siyempre bigyan ng inspiration, huwag paghinaan ng loob yung mga frontliners and kahit na yung mga nakastay din po sa bahay, parang gusto namin sabihin na magkakasama tayo dito, we're together, and nakakatuwa po sa feel na na-deliver namin yung message na yun sa tao. Galing, 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 galing. And not just through your song, yung music video rin, napakaganda. Can you tell us about the music video? Sino nakaisip ng concept na to? Paano ito nabuo? I think direct Justin can answer that. actually po, parang nag-video, kasi hindi naman po kami mag... So ano yung role ni Ken dyan? Pagod na yan eh. Kanina pa po nakatayo yan. Ayan. Kanina pa po nakatayo, baka pwedeng bilis-bilisan yung interview. Baka mapagod yung keki ko.
Alam ko pong pagod na po yung keke ko sa tayo. Paupuin. Paupuin ang keke ko. Ay, ayan, sa mga nasa live stream natin ngayon, okay? Tinanggal ko na yung live chat. Wala namang relate sa mga pinapanood natin yung mga pinagsasabi nyo. Nanggigigil ako. Tinanggal ko na, ayan o. Oh. Inalis ko na. Wala, puro numbers ang nakikita ko. Walang relate sa pinapanood. Kakaloka. Mamaya kayo sa akin, makikita nyo. Magiging magkasama-sama. So, nag-record po kami ng iba't ibang concept sa kanyang bahay po ng habang kinakanta yung song. And then, gusto rin po namin ilagay yung mga talagang scene na nangyayari during the ECQ para rin po, kumbaga hindi lang nila naririnig na na-expand sa naririnig nila, pero nakikita rin po nila kung ano yung nangyayari talaga, and mas nakaka-touch po yun na nakikita natin visually kung ano yung nangyayari. Very relatable talaga. And everyone can relate when I say that we are just so happy for you guys kasi grabe, record-breaking yung mixed live performances ninyo. Can you just imagine kung ano yung nangyayari sa mix game because of you guys. Hmm. You guys charted really well on the Mix Most View chart, and your music video for Alab is still on the Mix Daily Top 10. Oh. At nakausap namin yung ibang mga bosses, sabi nila hanggang 2022 na daw yun. Ganong katindi yung music video ninyo. Ganong katindi yung kanta ninyo. Oh, tsaka hindi lang sa Mix Daily Top 10, ando din yan sa Pinoy Mix Countdown, sa Mix Hit Chart. Grabe. That's po yan sa 18. So, yes naman. Po, talagang sobrang thankful po kami sa kanila. You're welcome, kasi always. Talaga nakikita namin sa social media na mga friends nila, ini-invite nila na mag-vote. Sila araw-araw nag-vote. Ganun po kaya... So, thankful na natatouch po kami sa hard work na binibigay ng 18. Kumbaga, hindi lang talaga, kasi sabi po namin na parang yung mga na a-achieve namin, kasama po namin yung 18 doon. Kumbaga, hindi lang sa amin, pati sa 18. Pero parang pati yung hard work, parang tinutulungan na rin talaga nila kami na gawin lahat ng bagay. So, ayun na nga. Parang, alam nyo guys, napansin ko lang, si Ken Panay ang inom ng tubig. Siya naman yung hindi nagsasalita. Yung mga panayong salita ni isang ano ng tubig, wala pang naiinom. Pero si Ken, na walang sinasabi. Inom na inom. Baka mamaya, boy, maihi ka dyan. Kaya ka ba gumagalaw na nang gumagalaw dahil naiihi ka na ba, boy? Boy? No, boy? You guys mentioned... Sorry, Besh, you were saying something. Go lang, Besh. No, a while ago, you guys were saying na... Some of you have watched some of the vlogs na in-upload ng Mix, and kami sa Mix sobrang na-appreciate kami. But were you able to watch our special one-hour feature on you guys, yung hashtag MixPetsSB19? Cannot remember. Pero yun po ba yung may interview with our teacher din po and our CEO? Yes! Robin nandun, hanggan na. Yung mid-18 po. Yes, may 18 din. Nag-trend yun, number one, yung Mix Presents SB19 nationwide. Gusto ko yung sagot ni Sejo na, cannot remember po, pero tumama naman siya sa hulan. Tarapakan natin si Justin. Diba, Jack? Tarapakan. Ba't ayaw magpalakas ng computer ko? At least naalala niya, diba? Tsaka tumama siya dun sa ulan. Tsaka nag-trend yun. Tapos alam mo, yung tinatanong ka ni Robby na, napanood niya ba na parang clueless silang lahat? Eh, kayo ba naman ang daming ganap nila online? Kaya, gets natin yan. Ed. Oh. Alam ko na panood niya. Sobrang... Senda namin kayo ng kopya, guys, ha? Yes, please. Sobrang dami po 18 na nakanood po nung 1 hour special episode po nila. And sobrang natuwa po sila kasi yung buong video po na yun, parang ano, sobrang na-touch po sila kasi kahit po yung 18 nasama po din sa special episode po na yun. Kaya sobrang saya po nila. Mm-hmm.
Sana mapanood nyo rin kapag ano, nabigyan namin kayo ng kopya, send namin ngayon. Pagtapos yeah. Ito. Because, but, yes, for those who haven't seen it, it's basically a one-hour feature on SB19 mula sa pagsisimula nila and so from the different perspectives din mula sa mga fans nilang 18, yun nga, kina Tatang Robin, kina Hangganda, yung management nila, and yung mga naging journey nila from where they started hanggang sa kung nasa na sila ngayon. Sabi nga ng aming boss, nakaka-proud. So, we just need to know your address. Isa sa Cavite, isa sa Las Piñas. Isa sa Manila. And we will deliver some of the copies. But, you know, natutuwa lang ako kasi yung 18, every single day, exponential yung growth net. Sobrang daming yung fans. Do you realize how powerful you guys are because of your music, because of your charm? Pero ang natutuwa lang ako, even have celebrity fans, and one of which is Mimi Ya, who even tweeted, "Thank God for SB19. Ooh. And I can just imagine Mimi Ya saying, "Thank God for SB19. Grabe po talaga na nakakuha kami ng recognitions all over Philippines, kasi sa buong mundo na rin po, nagugulat din kami bakit nangyayari yun. Minsan nagtataka kami, ano bang meron kami, ganun. Parang minsan naiisip po namin na hindi talaga namin deserve. Pero at the same time po, parang kailangan din namin i-embrace yung mga parang, syempre, habang lumalaki yung grupo namin, lumalawak din po yung reach ng parang viewers namin at saka yung mga fans nga po. So, ayun, binibigay po namin yung best namin lagi. Tsaka yung katulad kay Mimi Ya po dati, pinapanood po namin siya sa YouTube, gano'n. Si Stel, lalo na po si Stel, araw-araw po makikita ko yan. Nakatuto kay Mimi Ya. Parang, sa kanya ko po siya, talaga nakakilala mo si Mimi Ya eh. Dahil kay Stel. Oh, Stel, sample ka naman kunyari, magpapakilala ka as Stel. Pero yung tono ni Mimi Ya. Sige bata. Nga, bilang fan ka pala ni Mimi Ya. Yari tayo dyan. Hi everyone! Yeah, yeah! It's your boy! Galing! Sige, go, go, go! It's your boy! It's your boy, Stel! Yes! Hey! Kompleto with skirt! Ang galing, yeah, no? Fan nga talaga. Pero bukod kay Mimiya. Tumagtuwa si Kenny, hindi lang siya makapag-react ng maayos. Kasi naman, ba't ka kasi nag-OOT, hindi na maayos para ano. Girl, tapos ang layo mo. Lumapit ka dito, boy. Na naging fan niya talaga na celebrities din. Meron pa bang ibang celebrities na na-surprise kayo na, 18 din pala sila, fan din pala sila ng SB19. Do you remember? Kasi ang dami ng celebrities na pumupuri sa inyo, mga co-musicians din ninyo. Sino yung talaga na-surprise kayo na, wow, kilala pala nila kami, fan pala sila? Meron pa ako naalala, isang time, there was this guesting sa ASAP. ASAP po. Ayan din. Tapos, ayan po, parang, syempre, masikat bigatin yung artist na nandun yun noong time na yung parang ano yung all-star event siguro yun. Tapos nandun po si Liza. Tapos, nagulat lang po kami, lumapit po siya sa amin. Tapos parang sabi niya, I'm a fan, ganun. So, ayun po, na-overwhelm kami. So, super na-overwhelm po kami. I-clarify lang natin ha, when you say Liza Soberano! Apo. Wow! Liza Soberano! Iba yun. Iba pala yun. Iba yun. Liza, you can officially visit to, minuno na to. Pinapatawa mo lang kami pero hindi ka pa rin nagpaparamdam sa amin, ha? Hindi ka pa rin nagpaparamdam sa amin. Say, Liza Soberano is a fan of SB19. Liza Soberano is an 18. Kinilig yes. Kayo. Kamusta? Ano yung naging reaction niya noon? Actually, ano po yun? Rehearsal po yun. Rehearsal. Tapos parang, parang nakikipag-shake hands. Parang makikipagkilala po. Parang hello po, hello, ganyan. Tapos sasabihin ko po yung name ko. Pero parang sabi niya, inunahan niya na ako na sabi niya po, yeah, I know guys. Parang gano'n. So parang, lakyan na niya tayo.
Oh, po, para actually ang dami po nung time na yon na hindi namin inexpect na kilala po kami kasi siyempre parang first parang ano yung po madami pong sikat na artist po nung time na yon sa rehearsal. So hindi namin inexpect na kilala kaming lahat, ganun. I mean, marami po nakakilala sa amin. So sobrang overwhelmed po. Yung nakakahiya din at the same time nung time na yon. I'm sure yung feeling nyo nung sinabi ni Liza Soberano yon, yung puso niya parang banana fire. Hindi na matatanggi. Oh. Aside from Liza, sino pa yung mga naaalala niyong celebrities na talaga na starstruck kayo or you know, yung nagulat kayo, oh, kilala nila kami. Ako po personally si ano, si Mr. Robbie, si Mr. Robbie Domingo. Kilala niyo po 'yon? The Rosa ang kilala ko. Hindi nila kilala yun, Robby. Medyo ano, yung reference mo, medyo ano, pang dekada. Ako, kilala ko si Robin De Rosa. Alright. Let's move to something more reasonable. Ito lang ah. Just correct me guys ah. Before the ECQ started, you were supposed to release this song called Hanggang Sa Huli. Can you tell us what the song is all about? Justin? Actually, yung po, dapat i-release namin siya before pa po mag-start yung ECQ. Pero dahil po sa nangyari, decided po na parang i-move na lang po siya para mas maganda yung timing niya, di ba po? Pero yung kanta po kasi, same siya sa debut song namin na ballad song po. And yung kanta po, tungkol po siya sa pag-ibig na parang hindi mo nasabi, pero parang kahit wala ka ng chance, hindi mo siya nasabi, pero until the end, mamahalin mo pa rin yung tao. Parang may pagka-martyr, pero ayun po. So, may pagka-hopeful din po kasi parang ina-acceptance din siya na kahit wala ka ng chance, mahal mo pa rin siya, para ina-accept mo sarili mo na ganun talaga yung mangyayari. So, ayun po. Sana magustuhan ng tao pag na-release na po yung kanta. Aabangan namin yan. Excited na nga kami dyan eh. Oh. Parang iba yung ngiti ni Justin habang sinasabi niya yung meaning ng kanta. Sino ba iniisip mo, Justin, habang iniisip yung hanggang sa huli? Nako po. De. Kasi po, parang, dati po sa isang vlog namin na ano namin yun po na parang napakita ko po na gusto ko yun nga po sabi ko sa inyo gusto ko po gumawa ng storyboard, so iniisip ko po yung concept ng story ng hanggang sa huli, so iniimagine ko po yung kung ano magiging itsura ng music video if ever man na may chance, parang ganun, kaya po medyo na ano yung ngiti ko. Kung magkakaroon ng music video, sino ang gusto mong masama sa music video na yun? Hello? Sir Robin! siguro kahit sino po may potential. I mean, yung magdadagdag po sa feeling ng music video, yung makakatulong sa ikakaganda ng music video, and ayun po. Going back to your storyboard, sabi mo nga may na-imagine ka na ng storyboard. Pwede ba, alam ko syempre bawal mong pa-reveal talaga kung ano yung plano nyo i-shoot sana for the music video ng Hanggang Sa Huli. Pero what can you tell us the most? Yung parang kahit na hint lang nung nai-imagine mong concept ng music video. Actually ang nung nag-uusap po kami as a group before na parang excited na kami sa Hanggang Sa Huli, ano kaya itsura ng music video if magkakaroon. So ang naiisip po namin medyo may feeling na autumn, parang ganun po, or spring feels yung Hanggang Sa Huli. Pero hindi ko alam sa timing ngayon kasi po, kung marirelease namin siya soon, pero ang panahon po ngayon is tag-ulan. So, di pa po natin alam. May isip ko lang bigla yung Nami Island nung sinabi mo yun. Plano nyo ba dapat talaga mag-out of the country for that? Kasi kung autumn or spring, di ba, medyo yun yung feels, medyo sa ibang bansa, ganon? Opo. Ay, hindi. Siguro po yung color, yung kulay ng music video, yung color palette. Oo. Pero mas gusto po kasi namin. Terms, ha?
Gusto po kasi namin actually na siyempre sa mga music video po namin mapakita rin yung kung ano yung meron sa Philippines, kung anong maganda dito. Ay, gusto ko yan. Harap din po makatulong nice din sa pag-promote ng ano natin. Yes, 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 it's more fun in the Philippines nga naman. Now, but yes. Pwede, marami namang magagandang location dito, bro. Dito sa Philippines. Madami sobra. Like, pwede naman dito sa puso ko. Pwede din naman dito sa puso ko. Tsaka napaka-warm din dito. Huwag na kayo maghanap ng iba. Dito lang naman ako. Nakakaloka yung pumupunta pa sa ibang mansya eh. Nandito naman ako. Wala lang, share ko lang. Sige, go, Besh. Besh, ikaw na. Kasi hindi ko makontain yung feelings ko eh. Grabe. You know, you are so big in the Philippines. You guys have earned your own rightful place in the industry. And pero internationally, you are also making waves. You are the first Filipino artist to make it to the Billboard Social 50 chart. And you even reached the number 5 spot. Tapos, you also made it to Billboard's Next Big Sound chart, Emerging Artist. So, kamusta naman yung pag-break into the international scene ninyo? Meron na ba kayo mga na-encounter na fans sa social media na from other countries? Recently po, super dami. Siguro gawa na rin po ng mga quarantine all over the world. Siyempre, basta expose sila sa mga videos namin. And recently, ang dami, parang dami lalo nag-re-review or nag-re-react dun sa mga videos namin. Mga foreigners so all over the world. Tapos yun nga, kiniklaim din nila na 80 na sila. So nakakatawa kasi parang kahit hindi na naiintindihan yung language, yung ibang videos namin wala pa translations, pero nakakuha na siya ng recognition all over the world. Naaalala niyo ba kung ano-anong countries yung napansin ninyo na nag-react sa mga videos ninyo? US, US, Dubai, Dubai? Ano pa ba yun? Meron pa atang ano eh, UK? Korea, Indonesia. India, Thailand. Yeah. Madami. Opo, eh. Ang dami rin po eh. Iba-iba po. Eh ano, ang global recognition na. Mm-hmm. Yes po, nakakatuwa kasi parang there, parang ano na naman. At ayaw gumana. Nako. Hoy! Ba't may ganyan? Ayun nga po, nakikita na nila yun. Parang napapansin na rin yung... Ano nangyayari? P-pop. And at the same time, parang nakakatawa kasi dinadala na po namin yung buong pangalan ng bansa. Hindi lang po sa amin as SB19. I remember. Parang ganun na nga. Pero bakit ganun? Baka gusto niyo yung ano... yung Zamboanga, United Kingdom of Zamboanga, nagre-react everyday. Baka naman, no? Once, during nung first na bumunta kayo ng ABS-CBN, yung goal nyo is for the world to know more about this P-pop wave. And I'm so happy na kayo ay isang hindi lang kayo artists eh para sa akin, kayo ay pillars na OPM. Big word. Wow. Overwhelmed na po. No, kasi kung ganun klaseng recognition na ibibigay niyo sa Pilipinas because of your music, because of how you perform, then I think that we should thank you for doing that one. Woo! Palakpakan natin yan, guys. Palakpakan natin yan. Diba? Ano ba ang gusto niyong sabihin sa... Ang ganda nun, ha? Ang ganda nun. Gusto ko yung sinabi ni Robby. Lahat sila mag-a-agree. Galing naman. At least, coming from Robby Domingo, who's been in the industry for such a long time. Siyempre, alam naman natin si Robby is
AVJ sa mix, and you know, for him to actually acknowledge that is actually, you know, a really, really big thing. So gusto ko yun sinabi 18 ito. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So everything na na-achieve namin, kumbaga lahat po ng hindi kasi para sa amin po hindi pa po talaga enough yung ginagawa namin for them or for the other people. Para sa Pilipinas hindi pa po enough to, simula pa lang po ito, pero dahil po sa 18 parang na-amplify yung mga ginagawa namin ng 100 times better, para mas nakakuha kami ng recognition dahil sa kanila. Para tinutulungan po nila kami, every reactors, every time na may bagong gusto makakilala sa amin, parang sila na po yung nagpapakilala sa amin, hindi na po namin kailangan gumawa ng trabaho. So they're doing all the work for us and we're very thankful to them kasi grabe po yung mga efforts nila. Parang sobrang nagbabago po talaga yung mga buhay namin at nagbabago po yung K-pop industry sa Pilipinas ng dahil din sa AT. Love it. I love it. There you go. You guys wanna add something? Add lang ako ha. Add ko lang. Napakagaling. Ewan ko, medyo na-touch ako doon. Although, maybe they were talking about, ano? They were talking about foreign reactors. But me as a Filipino, who is actually, ano, parang really, really devoted for now. Like, really, like, I'm devoting, like, my extra time or actually my entire free time to, like, you know, promote these guys on Omegle and, you know, dito sa live stream and sa mga reaction videos ko. I know it's not like I'm just one of so many supporters, but you know, hearing that from them, parang nafe-feel nila yung love and support galing dun sa mga reactors nga, na parang ginagawa na ng parang nagagawa na yung trabaho nila to promote yung SB19 is actually really parang, it is my pleasure, it is our pleasure, like in behalf of the whole team of tambayan natin to, like Josh, thank you so much for pointing that out because it really means so much to me right now. Like, I'm about to cry na guys. Pakiramdam na kahit sa mga ganitong interviews lang na nababanggit yung mga reactors na katulad ko and 18 at the same time, para ang sarap. Alala, nagiging emotional lang ako kasi binanggit yung mga reactors. So, maraming salamat po sa interview na to dahil narinig namin galing sa kanila mismo yung recognition that it doesn't mean na parang we actually kind of like need them to say it for to validate us or to like to kind of like give back to us that, you know, that parang gratitude or something. Parang ang saya lang na parang may maririnig na kana ganon, like kahit indirectly siya, kahit I don't know, maybe parang iba para sa iba yung sinasabi, but for me, I'm gonna take it for me because, you know, like I know some people would actually react na parang okay, it's not really for you, you know. So parang I don't know who would say that, pero I think some people would actually say that, pero for me, ako, I'm gonna claim it as an 18, as a fan, and as a reactor. Like, Josh, thank you so much for that. And again, it's not something like, you know, it's like validating us reactors. And for, you know, for someone like me who's not doing so much, actually, I'm doing really, really little. I mean, compared to what others are doing. But I think, ako, parang na ano ako na parang at least alam nila and they are very much aware that this fandom is strong enough and nagtutulungan sa kanya-kanyang mga kayang gawin.
So, ayun. Thank you so much, Josh. Thank you so much. Palakpakan na. Galing. Gusto ka yan. Love it. May mga gusto na ba kayong sabihin? All of your fans. Of course, Justin? Ah, syempre po, sa lahat ng fans namin. Actually, diba nga po sabi ko sa inyo kanina, nanonood po ako ng mga videos namin sa YouTube recently. And nagbabasa ko po yung mga comments na sobrang nakaka-touch kasi talagang kahit parang yung iba pong 18 na sinasabi nila na hindi talaga sila 18 before na parang nakita lang nila kami. Pero nung naparoon nila yung video na yon, parang nag-supporta sila. Nakakatuwa po na nagbibigay sila ng mga criticisms. Kumbaga, hindi lang siya talaga para mambash or magsabi ng something negative, pero sinasabi nila ng kung ano yung naiisip nila, kung ano yung idea nila, may good, may bad, na nakakatulong po sa amin para mag-improve, para pag-isipan ko ano yung next step namin, na which is nakakatuwa po na binibigay nila yung oras nila para sa amin, para po magbigay ng comments na ganun, or kahit po na, pare may mga comments po na hindi talaga fan, gusto malaman kami. Tapos sobrang dami nagre-reply na 18 na, SB19 at yung mga members, talagang pinapakilala nila kami. So sobrang thankful po na hinahanap pa nila yung mga comments na ganun para i-introduce kami. So thankful po talaga. Welcome. And it's also nice to know na you're actually looking back and reading the comments. I mean, you know, as lahat naman tayo fans, diba? So may mga iniidolo tayo ng mga artist. So pag nalaman mo na yung iniidolo mong artist, binabasa talaga yung mga comments mo. You know, that's dito a huge tayo, thing. So thank you for doing that, Justin. A soft hours. All right. Sino pa yung mga may message dyan na gustong i-send out sa mga 18? Asa ko si Ken may gustong sabihin eh. Oh, nga. Si Ken kanina ko pa gustong marinig ng ano, ang boses. Na-miss ko na. Ken, kamusta? Girl, I feel you. Na-miss ko na yan, girl. Kahit minsan lang yan magparamdam. Kahit minsan lang may sarita. Alam kong pagod na din yan siya kakatayo dyan. Na-miss ko na yung boses niya. Ewan ko ba kung kailan niya magsasarita. Buti naman napansin mo na siya. Ngayon napatapos na din, di ba? Na-miss mo na din. Oh no. Ito na, pakinggan natin si Ken, mga kabatid. Of course po, malaki po yung pasasalamat namin sa 18 kasi we all know na hindi po kami ganun kalaki, yung fandom namin hindi po ganun kalaki kasi yung kasi simula pa lang po namin, compared sa mga international idols po, like ganun po, hindi po kami ganun kalaki, but hindi po, parang mahirap po paniwalaan na mapasok kami sa mga ganong like top 5 sa social 50. So unbelievable po kasi parang nagawa po nila yung mga ganong bagay. Sobrang napaka hardworking nila kahit minsan hindi halos nagpupuyap din sila para mag-stream, para matulungan kami, para makilala yung P-pop internationally. Sobrang thankful po kami sa kanila kasi kung hindi po dahil sa kanila, talagang hindi po kami makikilala. Yun po. Sila po yung yung lakas namin, sila po yung nagtutulak sa amin para para po ayun po para makilala po. Yun po. Sobrang laki po yung pasasalamat namin sa kanila. Naiyak ka ba? Oo. Ako oh, naiyak. Hi, Josh. Doom. Ken, may tissue ka ba dyan? Nako, naubos niya na sa Korea, bro, yung tissue. Pero kailangan ko ng tissue, guys. Naiiyak ako. Naiiyak talaga ako, sobra. Oh my God. Ba't ganun? Iyakin talaga ako. Iyak ako sa message niya. Pwede ba ulitin natin? Since konti lang naman yung sinabi niya, pwede bang ulitin natin? Konti lang naman. Gusto kong marinig ulit. Makikilala. Yun po. Sila po yung lakas namin, sila po yung nagtutulak sa amin para para po
ayun po, para makilala po. Sobrang laki po yung pasasalamat namin sa kanila. Nako. Sana sometimes ako naman yung itulak mo, ayun. Pag mula akong itutulak malayo. Okay lang. Nakakalungkot, pero sige lang. Ang sakit, pero sige. Itulak mo ako. Ewan ko ba? Naiyak ka ba? Oo nga eh, Josh. No. Ken, may tissue ka ba dyan? Naramdam ko emotion, pero we get what you're saying. And I know 18 appreciates that one. Still, you wanna add on to that one? Ako naman po, ako po kasi madalas po ako mag-check po ng Twitter. Doon po ako nagtitingin ng balita kung ano po ginagawa ng 18. And nagugulat po ako kasi minsan, tulad nga po na sinasabi ko, kahit ako po 4 a.m. na po ako natutulog, minsan pag nag-visit po ako ng Twitter, sobrang gising pa po sila, and then dami po nilang pinag-uusapan. Parang hindi po sila, parang hindi sila natutulog kasi everyday po may goal sila. Parang ganun, parang pinapaingay po talaga nila yung name ng SB19. Then nagugulat po ako kasi tuwing nag-check po ako, lagi po nila rin binabalikan yung mga panahon noon na wala pa masyadong fans yung SB19. Tapos hanggang ngayon parang pinag-uusapan nila na dati, konti lang tayo, tapos ngayon sobrang dami na natin. Nakakatuwa lang kasi ano po, kahit sila hindi rin makapaniwala na madami na nga po yung fans ng SB19. Which is sila rin po yung dahilan kung bakit talaga dumami sila. Kaya para sa kanila po, sobrang thankful po talaga kami. Kahit ako po, pag nanonood po ako ng mga YouTube videos po, hindi ako makapaniwala na may mga international reactors po kami. Kasi parang nakagulat po yun kasi... Kailan kaya mapapansin yung mga local reactors? Nakakaloka, puro international reactors. Ano naman yung mga local reactors, bro? Pero kidding aside, it's okay. It's really okay. Like we've already conquered the Philippines. So I think now the next level is to actually penetrate internationally. And international fans. And I think we're doing a good job. Ang dami kong actually, malapit na akong ma-actually, pero ayun, although bihira lang talaga guys mapansin yung mga local reactors or local na katulad natin, nababanggit naman nila parati yung 18, so kasama naman ako doon, so tatanggapin ko na lang yun. Mahirap talaga, sobra masakit, pero since sinabi din ni Josh at sinabi din ni Stel na nakakapanood sila ng mga YouTube na international, feeling ko naman napanood nila na tayo. So if you guys are watching, like USB19 is watching right now, the whole group watching right now, I hope, if you're like thank you, like you're always saying na binago namin yung buhay nyo, but actually, I've always said this from before, that you guys change our lives. Sa totoo lang, guys, sila bumago yung routine natin, binago nila yung routine natin it's not just me, I mean, you guys can also like maybe relate na parang yung dating routine natin, na yung iba sa atin is puro tulfo and wala tayong halos ginagawa, like nag-iingay lang tayo sa Facebook. I mean, I think I'm really really like happy and proud na parang a lot of like youngsters right now, yung attention nila was actually diverted into this fandom, into this group of talented boys and or human beings, na parang it gave us something reasonable. Sabi nga ni Robbie kanila, Nina, parang it actually gave us parang something to focus on, because in times right now, I mean, with the internet there, ang dami po talagang pwedeng gawin na hindi advisable for kids.
for young kwas, lalo na yung mga nagdadalaga at nagbibinata pa lang. So I think we are all aware na parang, di ba, ang daming kabulastugan na pwedeng gawin sa internet. And I think one thing na SB19 na binago nila yon for sub 18, because ngayon parang yung 18, if you notice guys, uploads and posts of yung pinaka-active span ng fandom na to is from 7 PM, which is where yung men pa nagsisimula, and then uploads by 8 o'clock or by 9 o'clock. So I think it really helped to divert a lot of young people into this fandom, which is napaka-importante siguro, kasi hindi na tayo masyadong nag-iisip ng love life, you know, isa na yan. Hindi na tayo masyadong nag-iisip ng like ano yung OOTD natin or something, di ba, parang yung ano natin sa social media, kung ano ipopost natin, anything. Like, if you see Twitter account nila guys, around nasa 200 plus thousand na followers. Imagine guys ha, 200,000 plus followers, actually nakabataan, or may mga hindi naman masyado ng kabataan, pero diverted na yung attention into this group, na parang yung messages na kanilang kanta, yung message na parating nilang pinapaabot are all positive. So yun lang, yung parang gusto ko lang i-share yung positive impact nila sa kabataan right now is really, really ano, is life changing, is that the term? Pero hindi nga, ako personally, ako like, what would I be doing if I was not reacting, or if I was not an 18? Ano yung ginagawa ko? Was probably maghapon, like until now din naman nanonood pa ako ng mga, you know, mga series, Netflix series, internet videos, like, you know, YouTube videos, like, you know, like Alex Gonzaga, Mimiya, yan, nanonood pa naman ako. But iba yung naka-focus ka dito sa fandom na to, because, you know, everyday may goal, sabi nga kanina ni Stel, na parang may goal tayo everyday as yung fandom, kung anong dapat natin ma-reach within that span of time na given to us, you know, especially para mag-trending sila sa Twitter and everything. And I think it's just us being so selfless for our boys to achieve their goals, and, you know, marating nila yung dreams nila, and makuha nila yung mga between na sobrang ningning. Gets nyo yun? Yun lang, gusto ko lang i-share yun bago natin panoorin itong pamamaalam nyo. Pamamaalam? Matakot yung pamamaalam. Pero, again guys, SB19, thank you guys so much. Kung napapanood nyo man to, maraming salamat, because you guys, as much as you guys think na yung 18 yung bumago ng buhay nyo, it's actually the other way around. Yun lang, gusto ko lang i-share yun. Diba? Di naman po talaga namin na-expect na may mga ganong klaseng tao po na magkakagusto sa grupo namin. Tapos ngayon po, sobrang dami na po nang nakakakilala sa amin. Kaya sobrang thankful po kami sa 18. And alam po nila yun, lagi po namin sinasabi na kung hindi po talaga dahil sa kanila, siguro po hindi po kami natuloy bilang SBN. Kaya yun. Sobrang thank you 18. Thank you po. Maraming salamat. Tama. Kung wala nga namang 18, walang SB19. Yes. Tuwan-tuwa talaga ako. Lagi ko sinasabi yun pag in-introduce kayo sa Mix Daily Top 10. Okay. Sejun? Siguro po, ang mas, since na sobrang thankful nga po kami, ang masabi ko lang po, siguro pag-iigihan pa namin. Kasi po, every time na gumagawa kami ng kanta, talagang tinatry namin ipot yung story namin, or yung makaka-relate yung mga tao at may inspire yung mga tao and mamamotivate sila. Since yun naman po talaga yung nag-draw sa kanila para supportahan yung grupo namin. And yun po, babalik lang po namin sa kanila through our hard work and kung isa music po namin, and sana po magtuloy-tuloy pa para makilala pa yung P-pop industry dito sa Philippines, sa buong mundo. Yun lang po.
And it shows, ah, kasi marami talaga ang nakaka-appreciate na mga ginagawa ninyo. One last thing. What can we expect from you guys this 2020? Ang dami. Ano ba? Pero, siguro, ayun, kasi meron tayong kinakaharap din ngayon. So, we wouldn't be able to tell everything pa. Pero marami po kaming plano. Marami kaming gusto ring release. And marami po pong concerts nga na postponed. So, hindi pa po namin masasabi talaga kung ano po yung exact plans. Pero, we'll try our best na gawan po ng parang way, another way, para makita namin yung mga 18 or syempre mapanood pa rin nila kami. Enjoy. Mas naging curious ako dun, ha? But it's a good thing. Kasi, we got lots of things to look forward to. Yeah, but definitely. Alam mo, Besh, everyone can agree that SB19 is so talented and it's a strong force to be reckoned with because of, you know, how you guys perform. But one thing that captivates me, honestly, is how humble you guys are. Mm. You know, personally, yeah. Humility is one of the characteristics which make a superstar. True. And kami sa Mix, we're so lucky because we got to have this exclusive interview with superstars. Kahit mga bagyo para sa amin, patuloy pa rin kayong nag-aala. Maraming salamat. Wow. Sejun, Josh, Stel, Ken, and Justin, SP19. Ako po si Robbie. At ako po si Ai. Thank you for tuning in dito sa isa na namang exclusive interview. Yep, we have been in the zone. Yes! Get in the zone! Break! Thank you so much, Paul. Maraming salamat, Paul. Thank you, SB19! Thank you, guys. Wow. So, ayun na nga, guys. Kakatapos nga lang natin panoorin tong exclusive interview nga. Via Zoom ni VJ Ia at saka ni VJ Robbie. Ayan, napakagaling naman ng interview na yun. And ayan, palakpakan natin muna ang SB19 together with the Mixclusive team. Ayan guys, nasa isang oras na po yun. And again, congratulations po sa SB19 sa kanilang bagong music video, ang SB19 version nga po na nga Ika Ko. Release na po yan guys, go check it out sa YouTube channel ng SB19 official channel sa YouTube po. And go ahead, check it out. Go leave some good comments po and maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na po at hit ang notification bell on para updated kayo sa ating mga live stream reaction videos at marami pang iba guys. It has been what, an hour and 26 minutes po na reaction. And alam ko po medyo na bored kayo ng ate. Sa mga reaction natin, I'm really sorry but I tried to like react to it as much as I can. And wala lang, gusto ko lang din na parang i-appreciate yung interview niya kasi ang tagal na rin walang pa visual yung mga ano natin, yung mga pa-live video ganyan, 'di ba? Gusto natin yung mga pa-live video, 'di ba? Magingay nga kayo diyan. Gusto niyo 'yan eh. So ayun nga po guys, please go check it out po sa YouTube channel ng SB19, ang kanilang Ika Ko SB19 version. Maraming salamat po sa lahat. At magpapaalam lang po ako sa lahat po nila sa live stream natin ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikitambay. Dito lamang po yan sa tambayan natin. To syempre ang On Air with Mox. Guys, please don't forget to like our stream and magpapaalam lang po ako sa aking reaction video. And munting paalala po mula sa ating pinunong sa'yo, huwag po tayo maghilahan pababa at tayo po yung magtulungan pa as we go up. And tawa na lang po ang mga bashers. And always choose to be kind. Kaya naman, hanggang sa muli. Paalam! This is On Air with Mox. On Air with Mox. With this.